Hello guys, solo earth sign, solo Virgo, Capricorn, Taurus. Welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888, earth signs. Anuin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy, para sa inyong lahat. It's a yes card and trust, spells and rituals. Okay, gusto kong kumuha pa ng 3 cards dito. 1, 2. Diba? Crossroad to guys. Okay, earth signs, posibleng nasa crossroad ka sa araw na ito. Kung makikita mo dito, may yes, may go for it, and then wag mo na. Yes or no, 'di ba? May movement, may kailangan kang gawin na action. So ibig sabihin sa araw na ito, kailangan mong magtiwala sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Okay? Magtiwala ka sa universe, magtiwala ka sa kung ano yung nangyayari, go with the flow ka lang. Kasi may yes or no siya, ibig sabihin nasa crossroads ka, hindi mo alam kung tama ba itong ginagawa mo, or tama itong gagawin mo, or mali ba ito. So, unang-una, kailangan natin na mag-pause muna sa araw na ito. Mag-pause ka muna, wag mo munang ituloy, and sinasabi ng Baraha sa'yo dito na pag-isipan muna natin. Okay? Unang-una, ang kailangan mo dito is balansehin mo yung isip mo. Isip and then actions. Kasi pag masyado tayong emosyonal, nakakagawa tayo ng mga actions na hindi naman, kumbaga, resonated sa kung ano talaga yung nasa isip natin. Diba? So, ibig sabihin, ang araw na ito, matalino ka eh. Diba? Earth signs. Hindi ka naman talaga emosyonal na tao. Pero sa araw na ito, pwedeng may temptation na maging emotional ka. Okay? So, if ever na wala kang ginagawa sa ngayon, ano ba yung occupation mo or ano pa man, kung wala ka naman ginagawa, mag-relax ka lang. Diba? Spend time sa nature. Spend time alone. Huwag kang masyadong pakaseryoso. Okay? Huwag kang maging seryoso sa kung ano itong nangyayari sa paligid mo. Lalo na sa araw na ito. Relax lang. Diba? Kasi pag may mga gusto kang gawin, tapos feeling mo nasa tamang direction ka, pag hindi mo nagawa yon, parang balisa ka, diba? Parang yun yung kailangan mong iwasan. Tiwala ka lang sa Panginoon. Go with the flow. Trust the universe. The universe has a plan for you. And new moon in Pisces. Huwag tayo maging emosyonal. Ibigay natin sa Panginoon lahat ng concerns natin. Yun, diba? Release control. Sabi ko lang sa'yo. Huwag mong kontrolin yung sitwasyon. Go with the flow. Hayaan mo kung anong mangyari sa araw na ito. And full moon in Aquarius, be real. Maging totoo ka sa kung ano man tong nararamdaman mo sa ngayon. And hayaan mo na yung past sa past, earth signs. Huwag mo nang balikan, huwag mo nang busisiin pa kung ano yung nangyari sa nakaraan. Let go, let God, let it flow. Go with the flow. Yun yung Baraha mo sa ngayon. Nakakaloka. And if may time ka, pwede kang mag, since it's a new moon in Aries ngayon, may time ka, pwede kang execute ng rituals, spells, ano pa ba, mga smudging, orasyon, or kano pa man. Okay, may iba sa inyo dito na posibleng may darating na offer ng relationship, offer ng friendship, offer na trabaho, or kung ano man to na pwedeng magdala sa'yo ng sobrang excitement and passion. Okay? Nakikita natin dito na yung kasalukuyan mong sitwasyon, lalo na sa puso mo, sa relationship, may iba sa inyo na hindi masyadong nagpo-focus sa relationship. Nakafocus sila sa trabaho. If wala ka naman na relationship, ang focus mo is yung magkaroon ng financial stability. Parang ganun. But darating yung araw na pagsasabay-sabayan mo siya. Kasi yung Six of Pentacles mo, makukuha mo na siya. Diba? Yung parang may iba sa inyo dito, earth signs, na
ang focus nyo is financial stability. So, yung relationship is hindi yun yung focus nyo. But, may pagkakataon sa buhay mo na marirealize mo na, ay, kailangan ko rin pala ng relationship, kailangan ko rin pala ng love life, kailangan ko pa rin pala ng pamilya. Diba? Hindi pala puro lang trabaho. Parang ganun. So, medyo makakaramdam ka ng mamimiss mo, parang ganito, ganyan. Okay? So, yun. King of Swords and Ten of Cups. So, yun. Yung mga iba sa inyo dyan na earth signs na masyadong nakafocus sa financial, bigla nyo yung marirealize na marami pala kayong na-miss na opportunities with your family. Especially yung mga nasa ibang bansa. Okay? Yung mga earth signs na nasa ibang bansa na kumikita na kayo ng malaki. Ito yung dream nyo eh, diba? Dream nyo makapunta dyan and kumita ng malaki. And then, doon nyo na-realize na, wow, malaki nga yung kita ko. Pero birthday ng magulang ko, ng nanay, kapatid, anak, asawa, girlfriend, boyfriend, wala ako doon. So, parang maiisip mo na useless pala. Useless pala yung minamanifest mo na financial stability kasi nasa sacrifice yung emotional. So, sa ngayon, hahanapin mo yung balanse. Yun yung daladala sa'yo ng new moon in Aries na balanse. Kailangan mong balanse, hahanapin mo siya. Hahanapan mo ng balance. It's either dadalhin mo ang buong pamilya mo doon sa ibang bansa or mag-for good ka sa Philippines or posibleng mag-slow down ka sa financial success na minamanifest mo. O, tingnan mo. Diba? May iba sa inyo dito na sobra-sobrang lungkot dahil sa sobra-sobrang niyang pag-abot sa pangarap niya, sobra-sobrang kagustuhan na yumaman, kagustuhan na makuha yung financial stability. Ang dami-dami niyang mga tawag dito, itinatago sa ngayon. Diba? Marami siyang tinatago eh. Sobrang lungkot niya. Diba? Yung pinoproject niya sa ibang tao, sa labas, masaya. Pero, pag wala ng tao, pag mag-isa na lang siya, umiiyak siya. Diba? Pagod na pagod ka na sa ginagawa mo. May iba dito ang pagod na pagod na sa obligasyon, sa duties, responsibilities. And, ang wish nyo lang naman sa ngayon is maging masaya. Umapaw yung cups. Parang gusto nyong balikan yung nakaraan na iniisip mo dati, mababa lang naman yung pangarap ko eh. Mababaw lang naman. Tapos, may iba sa inyo ditong nagmamanifest ng magic. Diba? Yung parang, sana biglang yaman, sana biglang mag-ulan ng pera, sana bigla akong ma-promote, sana may tumulong sa akin para makuha ko yung financial stability na kasama yung pamilya ko. Parang ganito, ganyan. Okay? And itong magician na to, guys, sinasabi ng Beraha sa'yo na kahit saan ka man pumunta, hindi yun assurance na, like, may iba kasi na pag sinabi nga pupunta sa ibang bansa, doon ay yayaman. Itong magician na to sinasabi na hindi. Dala-dala mo yan eh. Kahit saan ka pumunta, kahit sa Pilipinas ka lang, kung talagang yayaman ka, yayaman ka. Kung talagang masipag ka, masipag ka. Hindi mo dapat na ilagay sa isip mo na doon ako yayaman eh. Kasi mayaman yun na bansa eh. Okay, mayaman yun na bansa, pero ang tanong, mataas din yung cost of living, diba? So, kailangan mong maging matalino. Yun yung sinasabi ng Beraha. Okay? Balance. Okay? Thank you guys. Bye!